guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, gagawa lang tayo ng isang ASMR mukbang kasi nung isang araw, may napanood akong ASMR mukbang ng mga 90s. Kaya naisip ko na bumili rin ako ng mga chichirya ng mga kinakain natin noon, ng mga 90s, ng mga kabataan natin. And naghanap ako dito sa mga sari-sari store kung meron ba silang ganun. And ayun, meron ako nakita, meron din naman nang wala. Pero ngayon, titingnan natin. And titingnan natin sila kung ganun pa rin yung lasa nila noon, nung mga kabataan natin. Kung nagbago yung packaging nila, kung nagbago yung lasa, nagbago yung size ng mga chichirya nila. Kaya ngayon, bumili ako sa baba and then i-rate natin sila kung ano ba yung pinagbago noon at saka ngayon guys. Itong mga chichirya na to is kaunti lang. Hindi to kompleto ng mga kinain natin noong kabataan natin. But ito yung nakita nyo na rin siguro noon. Kumbaga nagbago lang yung mga size nila, yung mga packaging nila guys. Ano at ang una ko ipapakita sa inyo is so, ang kabataan ko, meron pa ako nakita na iba and mahilig din ako dito noon. Ito siya. For a pop guys. Lagay lang natin muna dito. And then doon sa kabilang sari-sari store, nakakita rin ako ng Poropok din, pero style Propic siya. Propic yung nakalagay niya. Ito yung ata yung matamis na kung ito maaalat, ito naman ata sweet naman siya. So, lagay lang natin dito guys. And ito namang isa guys is Lay-lay ang panty. Charot. Lay-lay guys. And Phoebe. Ito yung nakuha kong flavor. Pero marami silang flavor. May mga barbecue, may mga parang pizza, yung kulay green. Pero ang nabili ko is spicy chili guys, na pili. And also yan, Richie. Ito yung favorite ko noon na nakabataan. Susi ito kasi yung lasa nito is, oh my god, so milky. Itong mobi guys, natatandaan ko rin itong mobi na to is noong 1990s din, meron din ito guys. Nakakain na rin ako nito nung kabataan ko. Hanggang ngayon, 2021, meron pa rin sila. Mobi guys. Lagay lang natin dito, spread natin. And Tommy! Status guys. Yam shot. Kita niya pa. No, vlog. Kapag may pag-ganon pa. Yam shot, guys. Lagay lang natin siya dito. And patata. Wala akong masyadong nabiling mga piki-piso, yung katulad ng mga bangus. Pero meron akong isa nakita dito, guys. Patata. Then, piatos. I bought some piatos. Nakakita din ako sa nabilang sari-sari store ng cheese, guys. Dalawa siya. Dinalaman ko na kasi ako lang naman yung kakain. And then, Hi Ho. Yan. Ito lang yung mga nabili natin sa sari-sari store kasi baka naman pag sobrang dami, hindi natin sila maubos. At una nating i-rate is yung mga tikpipiso muna tayo. Ito muna. Simulan natin dito sa kiss, guys.
Mapapansin nyo guys sa pinakang plastic niya. Di ba yung plastic na nila dati, parang ano lang siya. Parang hindi ganito matigas. Parang malambot lang yung plastic niya. Tapos yung iba, nilalagay nila ng alcohol. Then tinatattoo nila. Ngayon parang matigas na yung plastic niya, yung packaging niya. Then yung laman niya is kakaunti na. Unlike noon na marami yung pinakang laman nito guys. Pero tingnan natin yung lasa niya kung iisa pa rin noong 90s at ngayong 2021. Ngayong 2021, guys. Yung lasa niya ngayon is parang umalat. Noon kasi parang less lang yung alat niya. Ngayon parang mas pinaalat pa siya. Pero in fairness, ang sarap pa rin niya kasi mas malasa siya ngayon. Tatandaan niyo dati, mas pinang-uulam pa natin to noon sa kanin natin pag wala tayong ulam, di ba? Imbes na toyo, ipinuulamin natin kiss. Ayun yung kapartner niya is bangus. Kaso wala tayong nabili sa sari-sari store kasi parang out of stock sila or hindi na sila bumibili ngayon. Then guys, mas pinaliit siya, unlike noon na mahahaba. Na pinaliit siya, pero mas pina-crunchy naman siya at mas pinaalat, mas pinalasa. Next natin is yung Hi-Ho. And then, 5 piraso na lang, makakatago na. Pwede pa ang gunting sa YouTube. Hindi ko alam, pero itatago ko na lang. Ito yung tagal. Yan. Masarap pa rin siya. Ang dahil yung pinakamani niya is pag unang kagat mo lang yung ibaba pa rin yung mani niya, lalasahan mo yung mani niya kaya sa dun sa pinakang chichirya niya. Di ba kasi nga ito ay binalit siya ng chichirya then sa gitna niya is mani. Guys, masarap pa rin yung stock. Next natin. Buti na lang natin kasi sayang naman. Araw hindi kayo masyadong kakalang kikirya araw-araw. Minsan lang naman tayo kakalang kikirya dahil umimpe na maraming tubig. Then yung... Nung napanood ko isang YouTube, kami niya, bago tayo kumain ng kikirya, kailangan natin halugin. Halugin muna natin siya, guys. So, unang kainin natin is patata. Tingnan natin patata. And, mapapansin nyo, guys, itong pinakang chicherya nila, yung packaging nila ngayon, mas pinalobo, mas pinahangin. Unlike noon na bahat na may hangin, kaunti lang yung hangin, pero punong-puno ng laman. Kumbaga, masasatisfied ka doon sa pinakalamin niya. So, ngayon, ngayon 2021, mas pinabaging packaging niya, mas pinakulay kesa noon, pero mas pinahangin naman siya at mas pinakaunti yung pinakanaman niya. Tikman natin to. And then sabi ko nga, bago daw kayo kumain ng chichirya, alugin niyo daw muna yung... Alugin niyo yung chichirya para daw yung pinakang flavor niya is mamix sa loob bago niyo kainin para mas malasa. Ganun yun. Ganun yun. Alog na alog natin. Yan siya. And kung mapapansin nyo guys, dati, mas manipis yung pinakang patata niya. Mas manipis yung patata niya, then mas parang mas malasa din siya. Mas maasin, mas mabetching. Ngayon, parang tumabang na siya ng konti. Then, mas pinataba yung kanyang pinakang chicherya. Kung mapapansin nyo noon, parang siyang malalim yung pinakang butas niya dito sa loob. Ito.
Yan, malalim yan. Ngayon, mas pinababaw na yun. Then, parang ganyan na lang siya, guys. So, dati kasi mas pinaumbok siya, mas malalim siya. Pwede pa siya ganyan sa kamay mo. Ngayon, hindi na. Halasa. Kunti lang yung pinagbago. Mas pinatabang lang ngayon. Mas maalat noon. Mas masarap noon. Pero masarap pa rin naman. So, parang mas makul... Hindi ko alam kung mas makulay noon or mas maano ngayon. Mas makikita siya. You know? Next natin is 4 o'clock, guys. Alam ko to, yung mas masarap to kung may suka siya. And then dati, mas mataba siyang ganyan. Ngayon, mas pinanipis na siya. Then yung pinakang... Hala, pakita ko sa inyo. Yan, ito yung sa loob niya, guys, na chichiri niya. Ayan siya. Kung mapapansin niyo noon, mas mataba to, na halos pag kinain mo, mawawarak yung bunganga mo kasi ang taba niya. Ngayon, manipis na siya. Maliit. And then, yan yung pinakang ilig niya. Then yung pinakang taba niya, guys. Maliit na siya. Kasyang-kasya na siya sa bunganga mo. Mas pinatigas ngayon kaysa noon. Yung lasa niya is ganun pa rin. Ang haga! Ang sigas niya, guys. Ang haka siyang ipin. Ang ayaw ko lang sa kanya, meron siyang matigas na part sa loob ng fritirya na makakain pag kinagat mo na sabang tigas. Sa packaging siya nagbago. Then yung sa pinakang texture nung chicheria. Mas pinatigas pati siya ngayon kaysa noon. Pero yung lasa niya, ganun pa rin. Next natin is datos. At sabi nila, mas masarap pa rin daw hanggang ngayon to. Ang sa packaging niya is mas pinahangin siya. And then, parang pinakaunti din yung laman. Hindi ko alam kung mas nagmahal na ba yung patatas. And then, mas kinakuli na rin yung pinakang packaging niya. Ayan, guys. Ganun pa rin naman siya, guys. And then, kung mapapansin nyo, parang mas cheesy yung noon kesa ngayon. Next yung sa loob niya, guys. Di ba, parang mas pinaka-unti laman niya kesa noon. Kasi syempre, pag unang labas yung chichiria, kailangan patok siya. Kailangan mas maraming laman noon. Para mas patok sa mga sari-sari store, yung mga namimili. Kasi ngayon, pag tumagal na, unti ano nila yung laman. Ngayon tayo sa Tropec. Tropec na matamis to, guys. Ngayon siya. Parang pwede itong pangtalo sa puwet. Sa mga kabataan, diba? Tumalasik sa inyo, guys. Sorry. Ito yung mga bukas na. Siguro naman pwede pa naman yung makain mamaya. Diba? Ganun din siya. Mas pinaliit siya kaysa noon. Dahil kasi malalaki din to, guys. Hala! Packaging lang din nagbago. Pero lahat niya, ganun pala yung lahat ng kape. Yung pinaka-sweet niya. Yung... Kasi ma-coated siya. Nakabali siya ng parang matamis, guys, na asupan. Mas pinatigas pati siya, guys. Mayroon siya. Ang sarap. Pero masarap pa rin siya, guys. Itong mobi nila, mas pinahangin din. Halos lahat naman ng mga chichiri nila pinahangin, no? Ay no, ang konti. Tapos yung pinahangin siya, guys. Yung pinataba siya.
Hindi ko lang din alam kung ano yung itsura niya, pero mamaya ipapakita ko sa isa screen kung ano yung itsura niya noon. And then sabi lang, may tatlong klase doon ang pagbubukas ng chichirya, guys. Yung unang, yung pagbubukas daw yung normal na pagbubukas natin, yung paganto. Tang. And then yung isa is papaputukin mong ganyan. Pakuputok siya dito. And then, ang purpose daw nitong nasa, ano na to, ito nakikita niyo yun, guys. Yan, nakikita niyo yung itong nasa gitna na to. Ito daw yung ino-open sa mga nandang chichirya, kaya daw nila pinapalobo to. Tignan natin kung mabubuksan talaga siya. Guys, ang hirap. Guys. Yung mas maganda pa rin buksan yung mga gantong chichirya sa normal na pagbubukas natin, yung dito lang sa gilid. Or kaya gugupitin dito. Pero kung wala kang gunting, ganto na lang kung naglalakad ka. Ngat-ngatin ko na lang. Pakita ko sa inyo yung loob, guys. Yung loob niya. Ayan. Ito yung pinakang loob niya, guys. Ayan. Oh, tingnan nyo siya. Tingnan natin kung ano yung klase niya, kung may pinagbago ba. Papansin ko, pero parang ako napapansin yung iba na sa mga lasa. Kundi sa packaging lang talaga. At saka sa dami ng chichirya. Tingnan naman natin yung pinakang loob niya, kung may nagbago. Tingin ko na lang. Oh. Pakita ko sa inyo, guys, yung laman. Yan. And then yung sa loob naman niya, guys, is parang pinaliit yung ano niya, chichirya niya, guys. Okay pa rin naman. Siguro mas better yung nagbabago yung lasa ng chichirya kasi yung noon pa rin. Siguro tinanggal nila yung pagkatamis. Gunaubos siya ng super charot. Itong Richie na to noon, kasabayan niya is tong si Tommy. And then, ang alam ko yung lasa nito doon is, ano, yung coated din siya ng milk. Matamis siya, tapos medyo crunchy yung pinakaloob niya. Just tingnan natin ngayon. Sabi ko mapapansin niyo sa packaging niyo, guys. Parang, noon nata meron na rin ganito sa taas yung parang, colorful na to na sa ibabaw. Kumbaga dati mahaba siya, ngayon mas pinaliit siya. Ay, nakalimutan ko yung logo nga pala. Sabi nga pala nila, diba? Pagka bago ka daw kumain ng chichirya, alugin mo muna para yung pinakang flavoring niya is mamit sa loob para mas masarap yung chichirya pakainin mo. Ayan. Ito siya. Ito siya, guys. Ang pinaka-crunchy siya, guys. Ang harap. Pero ako sa kanyang mga, ang harap. Ang harap ba yung pa? Itong yum-yum. May malaki dito, may 10 pesos. Mas malaki dito. Mas... Pero itong binili ko is yung tig-dodos. Mas malaki siya. Tingnan natin. Yum! Guys, oh. And ano to? Yap shot wet flour snap. Tomato flavor pala siya. Hindi ko lang alam kung makikita niyo yung loob niya, pero ito yung loob. Yan. Yan siya, yung loob niya. Ito naman siya. Tapos pinaliit siya, guys. Yan. Yan siya. Kailangan natin tapos sa buka. Lasang-lasa pa rin yung tomato niya. Sarap. Medyo may lasang pagka-tomato. Then may parang pagka-asin. Okay. Sarap. Pero pa rin itong ibang. Hindi ko na o-open. Kiwi. And then, itong lay-lay na to, guys.
And then, itong tatos. Tatlo na lang naman sila. Parang hindi ko na sila kaya kainin. May nakalagay siya ditong kalabaw, no? Carabao. Carabao, bongga. Carabao sa gilid. And then, yung style niya ng ganto na, yung sa pinakang, ano niya, design niya is, style is triangle siya na tatos. Ngayon, mas pinaiba nila, mas kinawa nila yung tube. Tapos yung sa packaging nila, pinalaki nila. Hindi ko lang sure kung meron sila nitong maliliit, 50 piso. Parang feeling ko wala. Sakto lang sila. Ito na yung latest 2.0 tatos ngayong 2021. Ganun pa rin siya. Yan. Ito na yung mga latest na piwi ngayong 2021. Hindi ko lang sure kung yung 2020, noong 90s, kung ano yung niya. Pero yung mahanap ako, may ipapakita ko sa screen. Nitong lahilay, wala nang, parang siyang style bitukang baboy. Kung nakakain na kayong bitukang baboy, kasi yung pinakaloob niya is parang style bituka, yung loob niya, yun siya, loob siya, diba? And then, ayun, may suka pa rin pala siya. Ayun, Kenzo, may suka rin siya sa loob. Kasi diba mapapansin niyo dati yung mga chicherya noon, meron siyang kasamang suka. Tapos iaalog, ibubutasan mo siya dito, itataktak mo yung suka, din aalogin mo siya ng ganun. Ito, nakikita niyo yung suka. Ayan o, diba? And yun lang guys, pag kakain kayo ng chicherya, make sure na iinom kayo ng maraming tubig. Or dalasan niyo lang kumain ng chicherya kasi masama rin naman sa katawan natin na maraming chicherya. Ayun lang guys, bye!